Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At natapos po natin yung part 1. So dito po tayo ngayon sa part 2 na itutuloy po natin itong ating pinag-aaralan dito po sa aklat po ng Marcos, Kabanata 11, Talata 22. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Yan. Ngayon, ang na-discuss natin kahapon patungkol nga po sa ating napag-aralan, bago ka sumampalataya, kilalanin mo muna ang Diyos. So, dapat nakilala muna natin ang Diyos bago tayo sumampalataya. So, doon sa mga hindi pa napanood yung part 1 ito, puntahan po ninyo yung ilalagay ko na link dito sa description ng pinapanood nating channel na ito para masubaybayan po ninyo yung part 1. Paano ba sumampalataya sa Diyos? Muna yun ang uunahin. Sasampalataya muna tayo sa Diyos. Doon diniscuss ko kung paano mo makikilala ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at doon ka sasampalataya. Dahil kung hindi mo kikilalanin ang iyong sasampalatayanan, yung Diyos na lumalang ng langit at ang lupa, ay paano ka sasampalataya kung hindi mo siya kilala? So, kilalanin mo muna siya. Pag nakilala mo na siya, sasampalataya ka sa kanya. E ang tanong, paano ba sumampalataya? At ito po yung ating part 2, paano ba sumampalataya sa kanya? At ngayon, bago tayo magpatuloy, nais ko po munang kayong ipanalangin upang kayo mabuksan ang inyong kaisipan sa mga bagay na espiritual sapagkat maunawaan ninyo ito sa paraning espiritual. Kaya yung mga taong hindi nakakaunawa, hindi pa bukas ang kanilang kaisipan sa mga bagay na espiritual. Kaya humingi tayo sa Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa iyong mga biyay at pagpapala. Muli, O Diyos, kami magpapatuloy sa iyong pag-aaral. Ako sana ay inuumpisahan po namin na alamin ang pananampalataya. Kung paano po kami magkakaroon ng pananampalataya sa iyo. At ngayon ay naunawaan po namin, pinakilala mo na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumalang ng lahat ng bagay. Kaya kami po, Panginoon, ay kumikilala sa iyo bilang kayo po ay Diyos na walang kamatayan, Diyos na nanatili, Diyos na makapangyarihan. Kaya ngayon, ay alamin po namin na paano kami magkakaroon ng tamang pananampalataya sa iyo. At ngayon ay pag-aaralan po namin, kaya samahan niyo po ang bawat isa sa amin na ito'y maanawaan namin sa pag-aaral ng iyong salita. Kaya O Diyos, patuloy kami magpapasalamat at magpupuri sa iyong kabutihan dahil nagpapahayag ka, nagpapakilala ka sa pamagitan po ng iyong salita. Kaya O Diyos, tanggapin mo ang aming mga papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa iyo po ang kapurihan at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin Ama sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Okay po, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. At magkaroon po tayo ng kaunting recap lang doon sa ating mga pinag-aralan. So kahapon, maraming talata tayong binanggit para makilala natin ang Panginoong Diyos. Dapat makilala natin, hindi basta Diyos na marinig mo, dapat alamin mo ito. Kasi po, sa bawat talata na mababasa natin, kung marinig lang natin ito, pero hindi natin naunawaan ng buo, so kailangan natin pasadahan muli at alamin natin yung salitang Diyos kapag ito po'y makikita nating all capitals o yung first letter capital, ay madali nating ma-determine o matukoy na ang tinutukoy po doon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero kung mababasa natin ay puro maliliit na letra, halimbawa ay Diyos, lahat ay maliliit na letra o maliliit na letters o small letters, ay hindi po tumutukoy yun sa tunay na Diyos. Iyon po ay tumutukoy sa hindi tunay na Diyos. Ibig sabihin, tumutukoy po sa mga Diyos-Diyosan. Para madali natin ma-determine sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat nga po ay para
makaroon tayo ng kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita, ay inaalam po natin ang bawat detalye, bawat mga versyon na lumalabas. Kaya nga po tayo, nagbabasa tayo ng iba't ibang versyon at ito rin po ay ating napag-aralan. Ay kailangan talaga natin basahin bakit mayroong mga ganoon sa ibang salin at magkakaiba ang pronouns, magkakaiba ang salin. Pero sa tulong po at sa biyaya ng Diyos, maunawa natin ito sapagkat meron po tayong paggabay ng banal na Espiritu. Okay? So magpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. So ngayon, paano kasasampalataya sa Diyos? Paano ba sumampalataya? Dito natin umpisan sa sulat po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, Kabanata 10, talata 17. At ipong basahin para magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi dito sa sulat, sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Ngayon, i-analyze po natin. Para pala tayo magkaroon ng pananampalataya, ikaw, ako, o sino mang tao na maririnig yung mensahe ni Kristo, doon pa lang magkakaroon ng pananampalataya. Ang tanong, ano ba yung mensahe? Ito po yung mga turo at aral ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na dinala po ng ating Panginoong Jesucristo upang maipangaral sa sanlibutan. At siya rin po yung mga ngaral. Kaya minsan hindi natin maintindihan ano ba yung mensahe. Ina nga po yung salita ng ating Panginoong Diyos na sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po. Kaya kung pupuntahan natin yung ibang salin, puntahan natin yung aklat ng o yung Biblia ng Tagalog, ang Biblia. Diyan pa rin po sa aklat na yan at diyan pa rin po sa kabanata at talata 17. Basahin din natin. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Dito, ipinapalinaw sa atin yung pananampalataya, makikinig ka muna sa mga aral ni Kristo, yung mga salita ni Kristo. Pakikinggan mo yon. At siya po yung mga ngaral sa atin ngayon. Ang Panginoon mismo ang mga ngaral sa atin. Kaya to nilagay ko po, si Jesus ang magtuturo sa atin ng pananampalataya. Kaya kung manggagaling sa akin ang turong ito, eh hindi ko kayang ituro sapagkat wala akong alam sa paraan ng pananampalataya. Ang Diyos lang ang nakakaalam at ang Kristo o ang ating Panginoon sa Kristo, paano tayo tuturuan ng tamang pananampalataya? At ito yung ituturo sa atin. Baka sabihin ng iba, abay, kailangan may magtuturo. Kailangan ng sino mang tao. Alam niyo po ba, kailangan yung magtuturo walang batik ng kasalanan upang hindi siya magkaroon ng pagkakamali. Eh, katulad ko po, nagkakamali din po ako. Sino man sa atin, di ba, nagkakamali tayo. Kaya ito po yung paliwanag ni Apostol Santiago. Mag-iingat tayo kung ito po yung warning sa mga gustong magturo. Basahin natin sa sulat po ni Apostol Santiago. Sa Kabanata 3, talata 1. Sabi niya sa kanyang sulat, mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Puntahan din natin ang verse 2. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali, sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Ang tanong ko po sa inyo, meron ba sa ating ganon na kayang pigilin ang sarili? Yung sabi niya dito, sa talatang ito, kung mayroong mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, meron ba sa atin na hindi nagkakamali sa pananalita? E kung mga ngaral ako ng pananampalataya, ay marami ako mali. Kaya nga po, ang pagtuturong ito, ang nagtuturo mismo ang Panginoon. Siya po ang magtuturo sa atin kung paano tayo sasampalataya sa Diyos. Naintindihan po natin?
Katulad natin, bawat isa sa atin, kaya ba natin pigilin ang ating sarili? Eh pag kaya mo daw pigilin ang iyong sarili, eh taong ganap ka. Ngayon, ang tinutukoy po diyan sa talatang iyan, kung uulitin natin na, ulitin po natin mula sa verse 1 hanggang 2. Mga kapatid, huwag basta-bastang magangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo. Yung salitang huwag basta-basta, isabihin, huwag kang maghangad. Huwag kang magnais na maging tagapagturo. Iyan po ang kahulugan diyan. Ibig sabihin, ang marami sa inyo, oh, parang nilalahat eh. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Ibig sabihin, mas mabigat yung hatol sa mga nagtuturo. Sa verse 2, lahat tayo ay madalas magkamali. So, nilahat na. Ikaw, ako, pwede magkamali. Kaya sinunod-sumunod na paragraph, basahin natin. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. So, wala sa atin. Maliban sa isang tao, na nagkatawang tao, ang tinutukoy po diyan ay si Jesus. Yung ating Panginoon sa Kristo ang tinutukoy na kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, yun po, si Kristo po yun. Hindi yun nagkakamali sa kanyang sasabihin, sa kanyang pananalita. Wala po yun. Siya ay taong ganap. Siya po yung ganap. Dahil nga po hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkaroon ng anumang bagay na mali sa kanyang pagkatao. Dahil naroon yung kanyang perfect beingness ng kanyang kasi po siya ay anak ng Diyos. Kung hindi natin alam, dapat natin pong malaman, naroon yung katangian ng isang ama sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay anak po ng banal na Diyos. Kaya hindi po siya nagkakasala. Hindi siya nakagawa ng mali. Bakit po? Yun po ang paliwanag po ni Apostol Pedro. Basahin natin sa kanyang sulat. Dito sa Unang Pedro, Kabanata 2, Talata 22. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ang tinutukoy po diyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. O, ibig sabihin, paano natin ikukumpara ang ating sarili doon sa pwedeng mangaral? Siya po ang pwedeng mangaral kasi pwede niyang pigilan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkakasala. Kasi ang kanyang sinasabi ay mula sa Ama. Ang kanyang itinuturo galing sa Ama. Kaya lahat ng kanyang sinasabi ay pawang katotohanan. Malinaw po? Para malaman niyo kung talagang yan ay si Jesus, yung talatang yan, kasi di ko po binasa ng buo. Basahin ninyo, diyan lang po sa chapter 2 ng Unang Pedro. Basahin niyo ng buo, si Kristo po ang tinutukoy po diyan, na hindi siya nagkamali o hindi siya nagkasala, hindi siya nagsinungaling kailanman. Malinaw po? O ngayon, kumbinsido na ba kayo na ang ating Panginoong Jesucristo ang magtuturo sa atin ng pananampalataya? Tayong maasahan maliban sa isinugo ng Ama. Si Kristo po yun eh. Basahin natin itong talatang ito. Basahin po natin sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 13, Talata 20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay, sa dakilang pastor na mga tupa, sa pamagitan ng dugo na walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoong nating si Jesus. Malinaw po? Ulitin natin ha, para mas malinaw. Ngayon ang Diyos, yung salitang Diyos, yun po yung ating Diyos na makapangyari sa lahat. Yun po yung Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, no, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay. Ibig sabihin, ang tinutukoy po diyan, yung muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor, yung dakilang pastor po, ang tinutukoy po diyan, yung ating Panginoong Kristo.
Di ba? Kung unawain natin, dakilang pastor ng mga tupa. Sino po yung tupa na tinutukoy? Hindi po literal na tupa. Ang tupa na tinutukoy po, diyan yung mga mananampalataya. Sumasampalataya po yan sa Diyos. Kinikilala nila yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang dapat po nating malaman. Yung sa pamagitan ng dugo, si Kristo po yung namatay, nabubuo ang kanyang dugo. Kaya nagkaroon po ng tipan sa kanya. Kaya ibinigay po sa kanya ang paghahari na mamuno sa iglesia. Ngayon, siya po ang magtuturo sa atin ng pananampalataya. So, idinetalye ko lang po yung ating tagapagturo sapagkat sa kanya natin malalaman ang tamang pananampalataya. At ngayon ay itutuloy po natin ito sa part 3 at doon natin aalamin yung mga katuruan ni Kristo patungkol po sa pananampalataya. Salamat po sa inyong pong pagsubaybay at pagsuporta. Abangan niyo po uli ito bukas sapagkat tayo po ay patuloy nating aaralin pa patungkol po sa pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. God bless you po sa inyong lahat.